Nababahala raw maging ang Internal Affairs Service ng PNP dahil sa magkakasunod na insidente ng pagkamatay ng mga suspect habang nasa kustudiya ng pulisya. Balitang hatid ni Mariz Umali. Noong nakaraang Lunes na madaling araw nang mapatay si Elvin Huna, ang suspect sa panggagahasa at pagpatay sa isang beauty pageant contestant sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Nagreklamo raw ng pananakit ng tiyan si Huna at nandalhin siya ng pulis sa ospital nang agaw raw ng baril matapos maluwagan ang posas gamit ang maliit na alambre. Nabaril siya sa ulo ng police escort. Noong nakaraang Martes ng gabi, sa loob mismo ng PNP Anti-Kidnapping Group compound sa Camp Crame, nasawi si Hilario Larry Herrera, suspect sa pangingidnap, pangahalay at pagpatay sa 8 taong gulang na bata sa Nueva Ecija. Paakyat na raw sila sa second floor ng AKG headquarters mula sa inquest, nang mang-agaw din umano ng service firearm ng escort at magbaril sa sarili. Nababahala raw ang PNP Internal Affairs Service sa magkasunod na pagkamatay ng mga suspect habang nasa kustudiya ng pulis. Kapag nasa custody na po ma'am, it means na yung suspect mama's already been restrained sa kanyang movement at saka to stop him from escaping or even doing acts that are unlawful. Ilan lang ito sa mga pagkakataon na matayan ng suspect ang pulis habang nasa kanilang kustudiya. Noong July 7, 2016, sa kasagsagan ng kampanya kontra droga ng pamahalaang Duterte, napatay ang na-arrest ng drug suspect na si JP Bertes, pati ang kanyang ama si Renato habang nasa loob ng Pasay Police Station. Tinangkaraw agawin ni JP ang baril ng pulis habang tinatanggal ang kanyang posas. Simula July 2016 hanggang July 2017, hindi bababa sa 8 ang bilang ng mga namatay na suspect habang nasa kustudiya ng Philippine National Police. Karamihan, hindi pa nga umuusad ang kaso laban sa kanila. Ayon sa PNP, ipauubaya na lang daw nila sa IAS ang investigasyon sa mga kasong ito. Ang tinitingnan lang po namin, ma'am, on its face based dun sa mga evidence gathered, kung merong liability administratively, yung police escorts po natin. Pero hindi lang daw pag-iimbestiga ang gagawin ng IAS sa ganitong mga insidente. We can also provide some recommendations with respect to improving our standards. Mariz Umali, GMA News.